Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate but climbs over elsewhere is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice. As a shepherd calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him because they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, the Pharisees did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning. Meron akong favor na hihingin. No? Pwede po ba kayong tumayo munang lahat? Tayo muna kayo. Yan. Tapos pwede po ba kayong pumikit? Pikit ha, walang mangongopya. Pikit lang. Na? Pikit, pikit, pikit lahat. Okay, hindi kayo magdadasal. Close your eyes, please. Tapos, pwede po ba kayong humarap kung saan sa palagay ninyo nandun ang pikit pa ta, pikit, pikit, pikit. Nadaya yung iba, kayo ha. Okay, harap kayo sa Marikina. Nasaan ba yung Marikina? Harap nga kayo, Marikina. Sige, sige, harap kayo kung saan sa palagay nyo yung Marikina. Yan. O, wag na kayong magbukas ng mata muna. Marikina. Okay, bukas, o, buksan nyo yung mata nyo. Tingnan nyo yung paligid nyo sa nakaharap, no? Iba-iba, no? Oh, close your eyes again. Humarap kayo ngayon, please, kung nasaan ang Bacoor. Bacoor. Ayan. Oh, buksan nyo na yung mata. Tingnan nyo yung paligid nyo, kung saan-saan kayo nakaharap. Ayan. Pati si Aaron, eh. Sa Bacoor. Naka-waste ka eh. No? Opo na po kayo. Yan. Good morning once again. Yan. Bakit ko po ba ito tinatanong? No? Kita nyo, mga Pilipino na tayong lahat, pero yung mga lugar na napaka-familiar naman tayo, hindi natin alam. No? Kumbaga may kanya-kanya tayong impression kung nasaan. Tama? No? Iba-iba eh. Sa buhay, sa lokasyon, kailangan natin ng gabay. Kailangan natin ng direksyon, kailangan natin ng gabay. Sa madaling salita, yung simpleng lugar, hindi po natin pwedeng asahan lang yung ating sarili. Nagkakaiba-iba pa tayo. How much more with our ultimate final destination? And who is our final destination? Who is our ultimate destination? Not Bacoor, not Marikina, our ultimate destination is God. Amen? All of us are going back to God. But you know, we have our own ways and means and our own understanding on how to go to God. And when we rely only on our own interpretations, ito yung mangyayari. May nakaharap dito, may nakaharap doon, kanya-kanya.
Kailangan po natin, in going to that final destination, we need a guide. Amen? No? We cannot simply rely on our own intuitions. We need a guide. And our guide to God is Jesus. The way, the truth, and the life. Today is the fourth Sunday of Easter. And the fourth Sunday of Easter is always the Good Shepherd Sunday. Jesus presenting himself as the Good Shepherd, guiding us, leading us to God. And in our time, ngayon, sa panahon po natin ngayon, ang Panginoon, meron po siyang mga inassign na tao para patuloy gabayan ang kanyang kawan. Sino po ba to mga tao na to? Mga pari. The priests are assigned by Jesus, delegated by the Lord to lead people to God. And who are the priests? Priests are like you. Kami po mga pare, katulad nyo, tao din. Ang pari ba nagugutom din? Ang pari ba umiinit din ng ulo? Ang pari ba tinatopak din? Yeah. Ang pari ba nalilate din? Mga tawa kayo, ha? So lahat po lahat po ng pinagdadaanan nyo, ang mga pare, pinagdadaanan. Hindi po kami anghel. Alam nyo, ang mga Pilipino, ang mga pare, nilalagay nila sa pedestal. Maraming Pinoy. Nilalagay nila ang pare sa pedestal. Para bagang mga anghel at mga puon. May halo. Hindi po. Ang mga pare, katulad ninyo, nagsusumikap, magpakabanal. Trying hard din po kami. It's just that we were delegated, appointed, chosen by God to lead you and to guide you to Him. But we, like you, are also struggling. Please, don't put us on the pedestal. We are not angels. We are humans like you, striving each day to be holy. Nagkakasala din kami. Nangungumpisal din kami. Kailangan din namin ng awa ng Diyos. Please, don't put your priest on the pedestal. Yung iba naman po, ang mga pare, ginagawang Barbie doll. Binibihisan from head to toe. Pati cellphone. Pati travel. No? Please, don't spoil your priest. Don't spoil your priest. Anong ginagawa natin pag yung pagkain na spoil? Anong ginagawa nyo? Spoiled. Ano te? Tinatapon, di ba? Ganon din yung pare. I-spoil natin. Father, anong gusto mo? Pansin ko yun, no, pagka kami pumunta sa bahay, pagka yung kami kahit ano, no, pag, anong gusto mong father inumin? Ano? Juice? Kahit ang init-init, red wine? Pero pag yung mga kapitbahay lang, tubig na lang yan. No? Very special si Father sa Pinoy. Ini-spoil ng marami si Father. At pag na-spoil, parang pagkain, itatapon. Ipipetisyon. Please, don't spoil your priest. Okay? Nagkakamali din kami. At pag nagkamali kami, please, huwag nyo kaming imarites. Huh? Don't murmur against your priest. Kung gusto niyo po kaming isumbong, huwag po niyo kaming isumbong kay Tulfo. Isumbong niyo ang pari niyo sa Diyos. Amen? Hindi niyo gusto yung pari niyo. Mahilig mangulekta. No? Na kung sa, di mo na, di transparent, sumbong nyo sa Diyos. Meron ho akong na t-shirt ho noon eh.
Uy, Carmanuel, ganda ng pwesto mo, nasa ano ka pa? Ano ba yung sasabihin ko tuloy? Na-distract ako eh, no? Hindi, meron t-shirt po doon. Ang pangalan ng t-shirt, ang print, a priest is always wrong. A priest is always wrong. Bakit daw? Kasi daw, sa mga tao, pag si father daw ay may kasamang girl, si father may kasamang girl, chick boy. Pag man may kasamang lalaki si father ha, berde ang dugo. Alam mo yan, ha? Pag si father na late, si father, saan kaya galing to? Siguro may date to. Pagka naman on time, si father nagmamadali. Siguro may date. No? Alam mo yon yung may laging mali. A priest is always wrong. Pag si father mahaba ang homily, hindi prepared. Pag maiksi ang homily, pari namin di rin prepared. Pag yung pare kumanta, pari namin ang yabang, nagpapasikat. Pag nanghingi ng maraming donasyon, mukhang pera. Pag hindi nang hingi, ang yabang. A priest is always wrong. Pero wala namang gustong magpare. No? So mga kapatid, mahirap din po ang kalagayan ng ating mga pare. Please pray for your priest. Okay? One time, I gave a retreat to a diocese. Puro pare with their bishop. I gave the retreat 1 week. Nahiya po ako eh, no? Tinanong ko, Father, magkano ang sweldo nyo? Nahiya po ako. Alam nyo kung magkano? Monthly? Galing naman. Director ka ba? Ikaw ba ngayon? Pinanita mo si Helen? Nangungungo daw ako eh. Nahiya po ako dun sa pare. Mga sa sarili ko. Kasi tinanong ko, Father, magkano sweldo nyo? Alam nyo magkano? 8,000. Parang katulong lang, no? 8,000. Walang stipend. Sabi ko, Father, pag nagkasakit kayo, hindi pa naman ho kami nagkakasakit. No? Nahiya po ako sa sarili ko, no? Mga kapatid, hindi po ganun kadali ang kalagay ng ating mga pare. Please pray for priests. Today is Good Shepherd Sunday. It's not only the priests who are called to be shepherds, also the parents. Sino po yung mga magulang? Taas po ang kamay. Madami kayo, no? Okay. Yung mga magugulang, itaas nyo na rin ang kamay nyo, no? Wala. Magulang kayo, no? So mga kapatid, no? Kayo pong mga magulang, kayo din po ay mga shepherds. At ang sabi sa Ebanghelyo, yung good shepherd, talagang ang good shepherd, kilala niya yung kanyang anak. Kilala niya yung kanyang kawan. He calls each by name. Parang yung kayo, may aso kayo, di ba? Yung aso niyo, may pangalan, personal. Kilala mo yung aso mo. Kilala ka din ng aso mo. Also your kids. Ewan ko po, kilala pa po ba ninyo ang inyong anak? Di ba? Kilala po, do you still know your children? Many parents are so busy with many things and they entrust their kids to a new shepherd. Who is this new shepherd for children today? Roblox. No? Ano pa ba yung square-square? Oh, alam mo ha, shepherd mo din yon, no? Diba? Sabi doon, yung ito ha, tingnan nyo yung mga anak nyo pag addict na addict sa Roblox. Tawagin mo, hindi ka papansinin. Diba? Dead ma ka. Mahilig ka ba sa Roblox, iho? Kadiri nga yun, no? Ayaw mo yan, no? May marami hong mga new forms of shepherding. Pinapalitan po yung shepherd na magulang. Mga kapatid, please, 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 be a real shepherd to your kids. First of all, by providing them quality presence, quality time.
Mahirap kasi nandun ka nga sa bahay, pero ikaw din nanay, tatay, TikTok ka ng TikTok. Mario Joseph, no? Yung anak mo naman, Roblox ng Roblox. Mario Joseph, di ba? Tao tayo, hindi tayo robot. No? My dear parents, please provide quality presence to your kids. Pansin niyo pag yung anak nyo adik na adik, tinawag mo, hindi makikinig eh. Dinidedma ka. Tama? Kasi may bago siyang shepherd. The sheep listens to the shepherd. Pag ang shepherd niya si Roblox, pati language ng Roblox ginagaya. May isa akong kilalang bata, no? Ang tuwan-tuwa siya. 5 taon, ang expression niya, holy crap! Saan napulot? Eh, yung magulang, hindi marunong mag-English eh. Ano may holy crap, Arun? May holy crap. Masama ba yun? Masama yun, no? Hindi ko din alam, pero alam ko masama. Hindi ko alam ibig sabihin nun. Pero yung magulang, hindi marunong mag-English, tapos siya expression, holy crap! So yan na, mga kapatid, be aware. Tapos ito po, ha, magka meron kayong kainan, yung mealtime nyo, please be together. The family that eats together stays together. Eh, nag-eat together nga kayo, meron naman kayong TV dyan, naka-Netflix, non-stop. Tapos, naka-Facebook si Mami, si Daddy naka-YouTube, patay tayo dyan. Hindi nag-uusap. My dear parents, my dear feaster parents, please, be a good shepherd to your kids.